my Bible, it is God's word. God will use this book to touch my heart and change my life. I will read this to be wise. Here is the preach, study, meditate, memorize, and apply its truth. For by this I will be blessed and be a blessing, and my God will be glorified. Okay. Revelation. Sa atong series nga study, naabot na yun ta sa pinakaabusang libro sa Biblia, sa New Testament, o sa Biblia. And hopefully, ato na yung masaktan kung ato mapadayon nga ibaluan kung unsa ang tuyo pagkat sa Diyos para nato sa ato ang kusuhanan nga kinabuhi. At the same time, mo increase ang ato ang knowledge o ang ato understanding may tungkol kang Ginoong Hesus Kristo sa pagtuo ng ato ng kanan. Amen? Ikaw ng Bible, kung ang atong soul mag-prosper, naasad tayo, it is proportionate sa ato ang blessing. Ang so ang prosperity sa atong kalag, proportionate na sa prosperidad ni mo na imong itinguha din sa kalibutan. So inaana pa ng Diyos mo, mo reward na doon. Ingon ang Bible in Hebrews chapter 11 verse 6, without faith, it is impossible to please God. For he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of those that diligently seek him. And a word rewarder, magbalik-balik o award ang Diyos nimo. The more ka nga mag-grow sa imuhang faith, the more ka nga mag-grow sa imuhang relationship sa kang Ginoong Hesus Kristo. So sige, ato ni pasahon, Revelation chapter 1 verses 1 to 20. Gamay ka mali. Amen? Amen. Polo ako, polo inyo. Okay? Ay na lang, makapasa ko lang si Manahuna o Bible. Amen? Amen. Sige. Ako sa verse 1, ako sa verse 2, tapat na sa verse 20. The Bible says, the revelation of Jesus Christ, which God gave unto him to show his servants things which must shortly come to pass, and he said and signified it by his angel unto his servant John. Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. From Jesus Christ, who is the faithful witness, the first begotten of the dead, the prince of the kings of the earth, unto him that love us and wash us from our sins in his own blood. And that he has sins and priests unto God and his Father, to him be glory and dominion forever and ever. Amen. Behold, he cometh with clouds, and every eye shall see him, and they also which pierced him, and all kindreds of earth shall wail before him. Even so, amen. I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is and which was and which is to come, the Almighty. I, John, who also am your brother and companion in tribulation and in the kingdom and patience of Jesus Christ, was in the Isles that is called Patmos, for the word of God and for the testimony of Jesus Christ. I was in the Spirit of the Lord's day, and heard behind me a great voice, as of a trumpet, saying, I am the Alpha and Omega, the first and the last. What thou seest, write in a book, and send it unto the seven churches which are in Asia, unto Ephesus, unto Smyrna, and unto Pergamos, and unto Thyatira, and unto Sardis, and unto Philadelphia, and unto Laodicea. And I turned to see the voice that stayed with me, and being turned, I saw seven golden candlesticks.
the midst of the seven candlesticks, one light unto the Son of Man, clothed with the garment down to the foot, and girt about the paps with the golden girdle. He said, and his feet like unto fine brass, and as if they burned in a furnace, and his voice was the sound of many waters. And he had in his right hand seven stars, and out of his mouth went a sharp and edged sword, and his countenance was as a lion's head. And when I saw him, I fell at his feet as dead, and he laid his right hand upon me, saying unto me, fear not, I am the first and the last. I am he that liveth and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. And have the keys of heaven and earth. Write the things which thou hast seen, the things which are, and the things which shall be hereafter. Lord, ang mga pagpanalangin mo yung hindi pa ngayon kami nagabihi, nalaiundi ka na mong Diyos mo na ilan, mong lait mong namahan na puno sa grasya at aluhuli sa mga kapusalan. Lord, nagbuunin mo karoon ng kaiusap. Pagalumin mo sa tinguha, sa among kaway ng hinam, na hindi ni mga kalaupin, hindi mo magmalipayon. As we are testifying that you are God worthy to be worshipped karong nga oras, o ang amo ang pagkalantigong yamang panikamutan na dilibay mo aksepta mo sa inyong kabangan, Ginoo. But yet, salamat that we can cling sa inyong promise at sa inyong declaration that you are looking for people, you are seeking for those who would worship you in spirit and in truth. So amo hindi pa ngayon, Ginoo, karon sa pagkapadayon ni ikaw na suti in charge of personality, na inyong word mo yung sanctify na mo, kay maunit true. Ikaw mo ay nagsulti sa mga kusara mo na hindi na mo kalimutan ang among pagkalantigo sama sa kinahimo sa oba, exhorting one another, encouraging one another, as so much as we see the days approaching. Lord God, salamat kayong may mo na mong matigyanan kakaroon sa panabot, may kumot sa mga espiritual ng utak. Lord, nagkangyumin na ikaw, the Holy Spirit, mo ay quicken sa aming pagsataksa ka espirituhan ng kabahin. Kung aduna may mga akusasyon ng yawa, kung aduna yung mga liyong sa unod na hindi ka maka-apply sa aming mga espirituhan ng panahon sa simple nga paagi sa iyo aming Ginoo. Tabunin ni Ginoo sa Kristo sa iyong aming Urbo, nagkanyo niya niya. Tugutin nga ang alam mo Ginoo sa Kristo ng naisa mabayaw sa aming kaliwala sa pagkapadayin niya. Salamat sa presence sa mga kapusang Ginoo. Ikaw ang mga nagkabahos, nagtatag sa katinabuhi. Ikaw ang mga nagkapagilangan niya. Ayaw sayangan ang panahon niya ang mga dito. Kung nagpugyan ko sa pagkakalimod, nagkaila ko, salamat ko sa inyong mga under shepherd. Lord, sa privilegium na makaminister ko sa mga espirituhanon na kinabuhayan ng inyong mga katawan, nabangi ko, ikus na lang ako ikinangulay. Ikaw ang magkakontrolar sa mga naon na pagkakasikasing. Pagkahindo ka na ako sa tanang akong dilip at kamatarong, magtuguti nga ang tanang gawas akong baba, alang ganyan sa inyong kanukanan. Salamat kayo, Ginoo, na magtutugyan ninyo mo ko. Panini in Jesus' name. Amen. Amen. Ang nakalig ko. So, ang Book of Revelation, kasagaran, naghan kayo mga kulito, reaction when it comes to kanina libro tungkol kay kasagaran na itawag kulito. Ang Book of Revelation isod po na sakton. Isod sakton. Yun sila na naghan daw po ng mga itawag figure
hati ng mga words na ginamit galing mga figurative characters na ginamit na sign para i-prove something sa gusto na ipasabot sa Diyos. Galing na ganuban na ang ilang interpretasyon sa Book of Revelation is to the extreme na often mahimo ng imbalance, dili na balance ang understanding dapat sa Kristiyano regarding sa tuyo sa Diyos na hitungod sa ato ang kahintang karon o sa ato umaabot. Remember, ang Book of Revelation, ang tuyo ang inyo book is tanawa in verse 1, declaro na na the things which surely shall come to pass. And he said and signified it by his angel unto his servant John. So it means, ang Book of Revelation na ay atong panahon na, if you put yourself sa panahon sa mga early Christians, atong panahon na nagsulatan, they were in deep persecution, that they were longing na naa sila'y escape o naa sila'y comfort sa ilang kahintang. Ugali, kung imo ang waato man yung makatunan karon, kung imo makita ng kahintang ni John, si John was a result of a persecution ganong naadto siya ani ng island ng Patmos. Si John magod, patyo na utali siya ni King Emperor. Doha kay Emperor, sumala sa tabayong scholars na possibly ang panahon na sa Rome, sa either Nero or si itawag Emperor Domitian, D-O-M-A-T-I-A-N. Karon, si John, gihulog ni siya o nagbukal na awin. Pero na siya napatay. Kumala sa history na siya namatay. Kung unang naglagot ang emperor niya, magano wala siya namatay, na ipapatay na matata siya, niya magsige magkakot siya testify, sige magkakot siya kwali na itungod ni Jesus Christ na mo'y hope sa tao. Wala na yung pag-asa ang tao. Kung gusto sa tao na yung pag-asa sa kinabuhi mo na yung katapusan, si Jesus Christ ka. Kung gusto sa tao makaapon o comfort sa kalibutan, si Jesus Christ ka. O kung gusto sa tao makakita ang direksyon sa kinabuhin, wala na yung Jesus Christ na. Wala yung iwalay ni John. So, gihimo ni isa sa emperor, wala pa niya napatay, gihulog sa oil, sumala sa Bible history, dito siya, gipadala sa island ng Patmos, kaya kanina island ng Patmos, is an island na labayanan o mga pineriso, mga political na kontra sa emperor, ilabay dito, mga kriminal, dito ni sila magtapo kay Kuali Mali, nine kings ani gihimo sa mga Romans, kay ilan ni gihimo island ka Kuali Mali. So ang mga pineriso dito magkuali, dito magmina. So maunin siya'y kahintang ni John. Grabe ang persecution, grabe ang ilahagya ito ba? So gusto ni John na masaktan sa mga magtotoo that God is very much concerned sa ilang kahintang. As much as God is very much concerned of our situation today. Kung sa unang panahon, God has been ang Ginoo, grabe siya ka-careful sa iyang mga katawhan. He has not changed. Wala siya nakasama. Kung iyahang palangga sa unang panahon, iyan na katawan, parehas ka rin yapon. Katanaw yapon ng ilo sa ito kahita. Kakita yapon siya sa ito kaya ito ba? O kay Diyos, He wants to help us, He wants to comfort us, gusto niya ang tabagat at isayin mas sa kahita nilang dyan na itong panahon na. So, sumala sa mga sa history, si John was 90 years old at this time. Isulat niya. 90 years. Muna, kipakita siya vision sa Diyos
Nga kanhi ka misyon, if you look at palibo, in verse 19, ingon ang Diyos niya, kung ang imong Bible ka ng red letter edition, red na siya pagkasulat, basta red ka it means, gikan na siya sa bata ni Jesus Christ. Or, gikan na siya sa Diyos mismo, basta red, sa dalawa. Ingon ang Diyos niya, write the things which thou hast seen, the things which are, and the things which shall be hereafter. Sabo pa, unsay, ngayon ka po, the past, the present, and the future. Ipakita sa sa Diyos, ipasulat sa iya. Mauni ka intak, mauni ka ito po, mauni siya'y ang ngayon kasaktan. So, mauna, ang book of Revelation is about the Greek apokalypsis. Ang meaning niya sa Greek sa Revelation is uncovering or unveiling. So, ingon ka ng Revelation, dili alay ang kadlukan kay maunay gipatayan o giabrihan ang mga butang na lisod masabtan sa tao. So, pati kasagaran, ang pangunahuna sa mga tao, when it comes to book of Revelation, ingon kayo sila ang Revelation o lisod sabto. No, actually, it's not. Kinahanglan lang, maayo kaya nagkitawag rightly demanding the Word of God. Maayo lang dapat pagkabahin-bahin o pagkahimutan ang pulot sa Diyos. Kaya kung dili pangod masakto pagkabahin-bahin, maunang may ako malibog ka sa book of Revelation. Kaya daghan siya mga figurative characters, mga figurative speech, mga figurative na mga situation, o galing daghan na mga comparative na mga kanagitawag characters na kung imong tanawon, kung ikaw mismo, kung dili nimo maplastar, sa sakto pagkaplastar, malipog ka. So, hopefully, I've been praying na masabta na to sa pinakasimple o pinakamaayo o pinakagusto sa Diyos na panabot at o may mawan sa Book of Revelation na dili ta mo ato to the extreme. Dili ta mo abot sa pinaka-extreme na kasagaran interpretasyon kay taghan mo ko din. O pag-study mo ko ka sa Bible, dili naman ko yung mga personal understanding mong saligan. Mag-study ka sa Bible, naaman ko yung mga commentaries of early Christians, mga itawag Bible historians, mga Bible kanang itawag teachers, na they have their own interpretation. So ngayon ka po, ano, imunin bahin-bahin, imunin sila ibahin-bahin, ikumpara. Kaya ano ni mo makitaan kung unsa mo yung pinaka-closest o pinaka-maayo na interpretasyon para anak. Kaya kung ato mang sundun lang, tarik kay kanina Bible scholar, kanina isuntik, kanina lang yun may sakto. Kanipon na Bible scholar, tungkol kay kanina isuntik, kanina lang yun sakto. So atong panikamukan, sa kaluwis nyo nga ato yung makitaan masabtan, sa yan yung pinakasimple, dilit na extreme. Kung mag-journey pa ka, highway ng taagi. Dita, muagi o kanang shortcut o iskinita. Dita mo aki o kanang itawang gangway, aki ng tao highway. So it means, dako naman, dili ka kayo pa, safety na ka. Kung naamang na ikaw yung excitement na explanation, ako na lang personal study, ako na personal na preference. Itulo na ko sa inyo. Pero the rest will be on the highway na lagi. Kaya unveiling mo din siya, ang Book of Revelation is from the word apokalypsis. Sa Greek, o sa English na siya, is apokalypse. Magang na isalitang apokalipto ang aming buwan sa yugto. Ito mao meaning sa apokalipto. Apokalipto means to unravel or to unveil. Pag-abri o pagpakita kung unsay mga tinaguan. So ang Bible is ibot straight from the mouth of God, in the beginning. Inspired ang mga tao na di pasulat ani sa Diyos.
They are moved by the Holy Spirit. They were not just kind of writing a piece of masterpiece. It is from God, ginta sa ila para isulat. So it means, kay gita lang sa Diyos, ang Diyos di siya musugod, na di pinatukasabtan kung unsali. Kay our God is a God of order. God of decency. Dili man ato ginoo-limog mo ginoo. Ang ato ginoo, when He revealed His will, dili man mahimog. Libugon niya. Karo-karo na ato Diyos. So, dili na ato nilibugon. Sa yunong lang ato ni, siguro na ay mga part as we continue to study, na ay mga part na tanaw ninyo, Pastor, wala na ginigin mo na take up. Na ay mga hindi yun na ako din ang tuyuon na dili take up. Kaya kung na ako yung mga mapasahan, galain ka comment, may tungkol na sa past na mga Bible scholars o sa present na commentaries karon, dili pa mo po gusto mo declare o patapos. Kaya maunay yun na, maunay yun na. At least, ato lang sa kasagtaan, kaya mo ako ng panahon, kung makasabot na yung tao, ato na yung totally, makumpara ang truth. Then, ato na dahil na, ako na dahil na ikutlo sa inyo. Pero, as I have said, maulang sali, you will be journeying on a highway. Highway na ha? Namagaling sideline, namagaling sidepin nga, explain ako, ginagmay na. Pero highway kita, we will not go to the extreme regarding the book of Revelation. Probably, pinakamaayong, pinakalindog na pagtuon ato may mo. Because I myself, personally, wala ko kayo sa Bible school o wala ko yung subject about prophecy. Wala ko anong prophetic, wala ko kalingkod anong prophetic seminar. Wala ko ka dumog anang mga prophetic preachers nga nag-ingon na sila nga kani-kani mo na mga signs and all. Wow, ka dumog ka na. Pero nalingkamot ko mga makabasa, makasabot o makainterpretar kung unsa ang mga pangitabo base sa ingon sa Biblia. So hopefully, kung naawin na ibawan nga lahi isa akong itudlo, you put what you have known, kung naawin na akong isa, you just put it aside. Ibutangin sa eskilip. Aron, totally, together ka, let's go on this journey, mabasakta na ang limbo of Revelation. Ha? Kung, wala magkalikay na ibawan, mas maayo. Mas hindi. Eh, dali na tama ka sinabot. Dali ka mong mahimit. Kamaya na mag-ibig. Kamano ba mo ang ibig? Sa chapter 1 ng daan, sige na kibalik-balik sa Book of Revelation. Kaya it means you're agreeing, nagpasalamat ka sa Diyos, bitaw, maayo, tinuod, sakto na, amen. Rekod na sa mga na. Kaya po ang amen, gamit na, ekspresyon na sa mga tao na nakailang tinuod ng tinuod. Tanawa ngayon ang mga tao sa ipamalikas. Ang ilan na ilan na lang, ilan ipamalikas. Pero kita na kailangan ng Diyos, so ang mga basa ng Papa, amen. Mag-anag, tanak. Amen? Okay, sige. Sa Book of Revelation, dagdahan kay amen. Ingon pa yun na sa Book of Revelation na painino nyo ka. Kaya di ka mo amen, buot na sabot, why sunod na magabutan sa Diyos ay mong kasing-kasing. Kaya out of the abundance of the heart, the Lord speaking pa. Amen? Okay, so, ano na? So, apocalypse or means not concealed. Wala na tabunan. So, Revelation is pagpasabot niya sa Diyos. Kung sa kanya ipasabot sa Diyos, the past, the present, and the future. So, mauli siya, that was, that is, and that is to come. Mauli, ipasulat sa Diyos na John. So, na different views of interpretation niya. Revelation. Kani pre-theory.
serious view. Okay, termino niya sa mga Bible scholars, ako ding simplihon. Kaya, preterist view, it means present view ba? Na ato panahon na as it was written, maugyo na itabo, so sa ato pa, ato pa ng panahon na lang. Wala na ilabot ka ron. Muna ilahang, muna interpretasyon nila. So, as you read the book of Revelation, pwede ba interpreta as a preterist na sa atong panahon na atong sitwasyon na nagtaman ka sulat o oh, dito atong mga pangita po ato atong panahon na sa ilahang panahon sa isulat ng book of Revelation na ako'y itawag kailang itawag is historical view o sa para sa mga historian. Ang Book of Revelation is a panoramic view of the future of the church. Naasad ang mga historian, mga Bible scholar, na gipakita kung unsa ang future sa church, unsa'y mahitabo sa church, unsa'y isugdan, unsa'y mahitabo, o unsa'y daratan. Naapon another interpretation kaning mga futurist ang ilang pananaw sa Book of Revelation ang mga panghitabo would be preceded sa second coming of Christ. Remember, ang first coming ni Christ kung saan? It was the first coming of Christ 2,000 years ago dito sa Jerusalem, di ba? Sa Bethlehem. Oh, muna yung first coming. Muna yung pagkabot. Oh, ang second coming would be ang promise niya after sa Acts chapter 1 na nakitaan siya going sa heaven na inyo nakita the same Jesus na inyo nakita going at sa heaven bumalik. Oh, na inyo si Jesus Christ in John chapter 14 na let not your heart be troubled if you believe in God, believe also in me, my Father's house are many mansions. If the Lord has said, I would have told you, I will go and prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again. So then I will come again to receive you to myself, so that where I am, there you may be also. So there's a promise that there will be a second coming. So second coming, and ang Book of Revelation, atong masabtan ko, unsa na o di unsa na ang tulo. So now we have another view. Kaya kita huwag ang idealist view lang, kasagaran sa mga idealist Bible scholars, para nila, it's simply in principle na itundo sa Book of Revelation. Na ang kalimutan, kapatuuran nyo na it is a battle between good and evil. Makita nyo niya, gubat sa daotan o sa layo. Kinahanglan, makasagot ka, na tinuod na, na sa kalimutan, buhara yung kagahong ng iyo. Gahong sa Diyos, gahong sa Yawa. Gahong sa Mangayo, o gahong sa Dautan. So, naghimok ang Dautan, sakop ka sa Dautan. Naghimok ang Mangayo, sakop ka sa Mangayo. So, you have to take side, depending na ang kastunga. You have to take side, it's either you are in the armies of God or in the armies of the devil. So, huwag ka rita, di ba sa sakop sa Diyos, kuyaw na. Ika, pastor, wala akong sasakop sa Diyos. Nanday ko sakop sa Yawa. Pinagsiguro kita. Huwag na po kayo ipong dautan. Bisa ko ang kayo ipong dautan. If you are not fighting for God, then it means you are fighting for another. Diba? So you have to take side. Wala po, nino nito, mga Kristiyano, your people, you have to take side. Karong palandaan, you have to make a decision magtinarong ka o di ba? Ang desisyon na ako na mo, nobody could do it for you. Wala ibang kahihimuan ang parang mo. Gusto kang magtinarong, wala yung tao, isang isa makatabang mo unless you would surrender yourself to God. Wala ibang katabang mo. Isang pag-insa na yung tawagod niya, mayroon sila, akali siya, mag-usap ni siya, o maminyo, na yung pag-reverse doon, yan ang minyo. Kaya siya, mag-usap ni siya, ma-inlam. Na yung ba noon, na isang mo, kaya na-inlam. Diba?
diri mana uang naik tahu nggak pinjam rusak sekitar buih setahun. Sorry God, uang himu dalam nasi dos unless buting saya kerja. Kaya seuntas kemen sepanjang bilang kapan tahu sepanjang bilang Moses si Moses Indonesia nggak yo si Moses nggak okay. Pilih mo, asa yung gusto. If you are on the Lord's side, dari mo malapit. Oh, ang diri gusto sa side sa Diyos, adi ako malapit. Ang diri gusto sa side sa Diyos, kaya magkadayon sila ato si Pasimbato, atong baka, nabuha kayo ka, ikaon sila, and the rest, ipapatay ni Moses. You have to take side. So, mausag niya ang idea is view. Na ang book of Revelation, it's a battle between good and evil. And eventually, di kayo tayo magkataon-kataon-kataon dihan sa maayo. Amen. Mao na ang Bible, you end up yun ang maayo, mao yun na siya, mudao. Wag yun daotan na mudao. Naamat siguro yung daotan na dugay mabuntog, pero wala nagpasabot na di na mabuntog. So, mo na siya ikaw ang idealist view. So, pastor, kung saan mo na ito pag-interpret ang book of Revelation? So, it's a combination of these four. Kombinasyon na rin mo pa, anak na ito pag-sabot ang book of Revelation. It means, atong tanaw, as it is written, atong panaw na ibuka ka ito, atong kagalingon sa sitwasyon sa history, na atong panaw na inani sila mo na nasulat na. Mo na gisulat na. O di man sa nato piting ibutang ang gitawag propesya na panghita mo sa iyang panahon kaya niingon mo yun, that is to come. Diba? That is to come yun. Naamag yun. Gisulti sa Diyos kang dyan niya, write these things sa verse 19, which thou hast seen, the things which are, and the things which shall be hereafter. Naamag yun, the things which shall be hereafter. So, ang purpose ng Book of Revelation ay gulani. So mahala. At so may purpose ang inga book. So mahala. Sa kisulti, sa writer, ipanayag sa Diyos niya. Dalawa, in verse 1, tamad sa 3.